diba? Ang lakas ng tao. Ayan, live na. Hi. Good evening. Magandang gabi. Good evening. Good evening sa inyo lahat. Ayan, so welcome sa DMM 11. Kala, ayun, so, Maya Pabengi, si Chicks Training. Ay, wow. May ganun na foreign language. Tara. So, welcome sa mga foreign nanonood. May foreign language. Umati ka din ng foreign language. Wala akong alam na foreign language. Yung alam na kwenta. Yeah, ayun. Oo, wala akong medyo kwenta. Nag-choppy kayo. Hala, bakit? Choppy you. Ayan. Ay, hello? Akin okay. Hello, nandito okay pa kami. Okay. Kala ko umuwi na kayo. Ayan, so good evening sa mga manonood. So, episode 11 na namin. So, pag-usapan natin yung employee versus entrepreneur mindset in freelancing. So, ano ba yun? Ano ba yung pagkakaiba nun? At saka, ano ba yung paano ka magta-transition? Hindi, nawala ako sa screen eh. Nagulat ako. Vain. Ayan. Hindi kasi yung screen niya. Kaya, hindi kasi yung mukha ko. Ang laki daw. Ayan. So, pag-usapan natin. Ano ba yung entrepreneur at saka employee? Ayun. Eh, so, paano natin sisimulan? Ayun. Kayo ba? Anong... Sige, kasi okay, ano eh, okay, ito na, no? Ito kasi sinasabi nyo last week na kapag kawala ako, wala kayong landas. Eh, ay, wait. Hindi pala. Wait lang, bibigyan ka namin ng ano, ng 5 minutes. Yes, ay, para wow. 5 minutes ano? Para dun sa positioning yes. Kineme. Oo, 5 lang ha, may timekeeper tayo. So, yung last week, yung mga nanood last week, 3-part series kasi last week eh. So, kung manonood kayo, 7, 8, 9, ay, mali, 8, 9, 10 dapat 8, 9, 10. Ang papanoorin nyo. Kasi, 3 parts yon. So, yung third, wala si Jeff. So, about yon sa positioning. So, ngayon, bigay natin yung floor sa kanya para i-explain yung about sa positioning. Ayan. Bago tayo mag-start. Sige, ako simple lang yung sa positioning, basically, na panwanag naman nila last week, na yung positioning is paano mo ipoposition yung sarili mo para mas mataas yung chances na ikaw yung makakuha ng project. Iba kasi sa aking industriya, kasi sa akin, since kokonti kami, kapag ang kliyente nakahanap ng isa, tapos gusto na niya yung style ng isa, malamang sa hindi, good na yun. Pero in my other freelancing gigs, yun nga, yung training, kailangan may positioning. Sa akin, nagsistart yung positioning, dapat alam na alam mo yung unique value proposition mo or yung UVP mo. Siguro kung marketing kayo, magigets nyo kung ano yung, matatandaan nyo kung ano yung UVP. UVP or USP. Unique value proposition or yung unique selling proposition mo. Yung UVP, ang ibig sabihin nun is ano yung ipinagkaiba mo sa ibang, sa mga peers mo para mas mataas yung chances na piliin ka. So, maraming pwede yon, no? Pwedeng mas mura ka, pwedeng mas upgraded yung technology mo. Like si Rhea, isa yon sa mga UVPs niya. Kaya siya nakakapaningil ng mahal kasi nag-invest siya sa gamit niya. So, nagpako siya, nagmartilyo siya, gumawa sa sarili niyang meta. Nagbintura siya. Bago niya, siya rin ang megawa. Yung laptop niya, siya rin ang megawa. Desktop niya, sarin. Nagnakaw siya ng party sa mga kapitbahay. So, inisa-isa ko yung computer shop. Oo. Pwedeng maraming pwedeng panggalingan yung unique value proposition mo. Yun nga, pwedeng presyo, pwedeng yung technology na gamit mo, top of the line, very current technology.
pwede din naman yung knowledge tsaka yung skills. Certified ka sa ganito. Yung mga yan, ganun ba matter yung certifications, yung mga past experiences mo, yung mga dati mong trabaho, pinakamalapit na malapit sa ginagawa mo ngayon. So, depende yun eh. Maraming pinanggagalingan yun. Pero kasi sa akin, maiintindihan mo kung paano ka dapat umisusyon kung naiintindihan mo na unang-una kung ano yung naibibigay mong solusyon sa kliyente. Nisa and Rhea, I think mag-a-agree kayo sa akin na maiintindihan mo yun habang nagtatagal ka. So, hindi huwag kayong matakot magkamali sa umpisa. Correct. Huwag kayong magkamali matakot sa umpisa. Kasi yung umpisa talaga, okay, expect nyo na maraming mali. Habang nagkakamali ka, yes. You're learning from it. You learn from it. Tapos habang nagkakamali ka, tsaka nagiging malinaw sa'yo kung saan mo gustong pumosisyon. Dalawa kasi yan eh, pwedeng saan mo gusto or kung saan ka dinadala. For example, yung mga Sreya, kanyari, hindi naman niya talaga gustong maging transaction coordinator sa umpisa. Pwedeng admin ang gusto niya. Pero sa karamihan ng mga project na tumarating, doon siya papunta sa pagiging transaction coordinator. So, dalawa yun eh. Either gusto mo or doon ka dinadala ng tadhana or ng mga project na pupunta sa'yo. Na hawakan mo. So, sa akin, importante na alam na alam mo saan mo gusto mong posisyon. Alam mo kung ano ka ang freelancer. Like, siguro kaming tatlo, alam na namin. Okay, sumingit. 5 minutes lang. Oo, nga, hindi na. Gusto yung pakialamera. Yung pakialamera, binibigyan ko nga ng landas yung diskusyon na ko eh. Ayun. So, yun nga. Sa tagal, malalaman ninyo. Like, si Nisa, alam na niya kung siya papunta. Wala na makakauto dyan. Si Rhea, wala na rin makakauto dyan. Kasi, ano yan eh. Tuto yan. Manggugulang ako, charot. Manggugulang yan eh. So, yun, as you do your work, dun mo malalaman, basta una sa akin, totoo ka sa sarili mo, alam mo yung dapat mong i-offer, alam mo yung gusto mong i-offer, alam mo yung gusto mong problemang solusyonan. And then, second is, ano yung gusto mong i-position? Ano yung gusto mong mangyari? Anong gusto, saan mo gustong makilala? Ako as a freelancer ang sa instructional design ang positioning ko is I am someone that can do anything at a certain price point. Pangalawa, kahit anong field of knowledge kaya kong gawan. Yun yung positioning ko. Kaya siguro ako nakakakuha ng project. At tingnan yung length na or yung takbo ng mga projects ko. Magtataka kayo kasi malayo sa college ko, malayo sa ibang lugar. So yun. Yun yung sa akin. Ano lang siya, kumbaga, work lang ng work, make mistakes, and then yun, importante learn from mistakes. Huwag yung gawing hobby, yung from mistake, tapos hindi na kayo magpupunto. Yun lang. Ayan na ha, baka may magsabi ka pareha. Pag may mistake, wala. I-treat nyo ang lesson. Siyempre hindi nyo mo nagagawin. Uy, fun ka o. Tingnan mo, nakikita mo yung live? Bakit? Ano meron? Nakikita yung live pa. Ay, ito na. Isi-share ko nga sa akin. Si Nila. Hi, Sir Jeff. Ay, go, Sir Jeff. Hello, Nila. Nila. Ayan. Para tumulong sa kaalam. At mga ayaw maniwala na ako ay hindi ka. Ito pala, Nita. Mga hindi naniniwala na ako ay hindi ka mote ko. Nila ang makapagpapatuloy. Dahil si Nila at ang kanya-kanya ay yes. So, ang daming nanonood na hello, salamat hello sa inyo lahat. Weekly iba-iba ang lugar. Nasa Uzbekistan na si Bong. Ayun. So, yun. So, before tayo mag-start, gusto natin mag-hi dun sa mga nanonood dahil 26 sila. Oh my God, mukha pa shoutout na ba tayo? Oo, wala pa. Level na tayo. Dati, tuwan-tuwa na kami sa... Dati, tatlo lang masaya na kami sa 3. Oo, so hello, yun. So, pag-usama na naman. Ayun, so, 15 minutes yung intro natin. So, ayan, pag-usapan natin. Ayun, so, kasi maraming gusto pumasok sa freelancing. And marami yung mga nakapasok na. Pero iba sa napansin ko kasi ilang years na ako doon sa group, parang ang napansin ko, iba-iba pa rin yung ano,
iba-iba pa rin yung sabi na nating positioning nila. Merong mga iba na sobrang tagal na nila, pero nandun pa rin sila sa kung saan sila nag-start. Hindi man lang sila nag-increase. Pwedeng, oo, okay na sa kanila yon, pero pwede rin na dahil may employee mindset sila. Yung iba naman, kaka-start pa lang, ang taas na ng, ang bilis na ng increase nila. So, so pwedeng magaling talaga sila or pwedeng may entrepreneur mindset sila. So, siguro, simulan natin sa definition. So, kayo ba? Ano yung definition nyo dun sa dalawa? Sorry. Kasi, I think Nizza and Rhea will agree with me na kapag ka gusto mo mag-transfer from your office lifestyle to yung lifestyle na meron tayo, una at pinakamalaking babagod mo is yung mindset mo na hindi ka na empleyado. Kasi pag empleyado pa din, ito yung sinasabing Nizza, kung employee pa rin yung mindset mo, okay lang sa'yo kahit hindi tumaas yung kita mo kasi ang hinahanap mo, security, yung meron kang nakukuha kada linggo, kada project, yun yung employee mindset na sanay tayo na lahat iniaabot sa atin. Pero kasi ang mali doon, as a freelancer, and Rhea and I, pinag-usapan na natin ito dati ng Rhea na if we are entrepreneurs, mga negosyante tayo, hindi tayo empleyado. True. Isa pang hello. Parang tumigil yes. Kayong dalawa. Sige, hindi kasi nagulat ako. Kasi nagulat ako lang sumasapaw. Anyways, ayun na nga, parang pinaka siguro big difference. I mean, pinaka obvious difference para sa akin no ng entrepreneur at saka employee. As an employee, hinihintay mo or kailangan mong hintayin yung ipag-uutos sa'yo bago ka gumalaw. As an entrepreneur, ikaw ang gagawa ng direksyon ng pupuntahan mo. Alam mo na bawat galaw mo, ikaka-unlad ng business mo. Ikaka-unlad or ikababagsak ng business like, mo. Like, kunwari, or kapag employee mo mindset ka kasi, gagalaw ka lang kapag inutusan ka, tapos alam mo na kahit hindi ka gumalaw, bayad ka. So, hindi ka magsistrive to improve or be better. Ayun. So, Tapos aminin na siguro. Sige. Ayun. Hindi, tapos aminin na natin na sa culture na meron tayo sa Pilipinas, hindi man sa lahat, pero majority, is yung mga employees, lalo sa Pilipinas, hindi na nagsastrive to push further or to go higher kasi yung competition masyadong malaki at masyadong mahirap. So hindi na sila ganoon mag-e-effort. Para mag-step up. And, parang okay naman na ako dito. Parang okay na to kasi sumusweldo na ako ng regular. Tapos kaya okay na. Katulad ng nagkaroon kasi ako ng ganyang mindset. So ramdam na ramdam ko siya. May hugot ako guys. Like, naman nag-usap tayo noon. Yung halimbawa nung pinaglalaban pa ko na yung ano. True. Parang mag-e-effort ko na yung diba? Ano, entrepreneur. Sabi ko, sayang mag 80 hours ka, sabi ko, sayang yung ano. Kasi kikitain mo rin ang malaki yan in sa lesser hours kung entrepreneur mindset ka. Nung employee pa kasi ako. Nung employee pa kasi ako, parang hindi ako makapag-decide na mag-push further kasi isipin ko, yung effort ko para ma-promote as TL, as level 2, ganyan, grabe yung effort. Tapos yung isi-spend kong more time after work. Tapos yung magiging increase ko, ganito lang. Parang wag na. Natili na lang ako as frontliner, diba? Pero kasi dito sa freelancing, kapag pag naging stagnant ka, madededs ka in the long run. Meron hindi pala ka kung ano. Hindi ka magsasettle doon lang. Bababa ka in the long run pag nagstay ka lang dito. Ayun. Meron akong katrabaho noon. Matagal na siyang pinopromote as manager. Officers kami. Siyempre, magsa-start ka officer, di ba? So, matagal na siyang pinopromote as manager pero ayaw niya kasi ito lang daw yung idadagdag na sweldo. Pero yung trabaho ang dadagdag. Sobrang bongga. So, nandun lang siya. Ano lang siya? Okay na siya doon. Ano siya? Officer siya, ang tagal na niya. Pero nag-enjoy naman siya kasi siguro gamay na niya yung ano. Mm-mm. Gamay na niya yung trabaho.
Kaya maraming natatakot mag-freelance kasi nga walang security sa freelance. Ano pala? Yun kasi yung yun nga. Employee mindset. Eh. Yun yung feeling nila, walang security. Na may sweldo ka kagad man, meron kang SK, meron kang BII, may allowance. Napag-usapan namin kagabi yan sa training. Dahil yun nga, security nga yung habol. At saka yung family din. Parang dinidiscriminate daw yung mag-freelance dahil hindi nila naiintindihan. Tapos yung pinaka-main, ano nila, yung pinaka-main concern nila nga is yung SSS, yung pag-ibig, yung PhilHealth. Mm-mm. So sabi ko sa kanila, mm-mm, pwede naman nilang bayaran mag-isa yun, mas maki pa yung makukuha nila. And, true. Oo. And kung sa freelancing kasi, ang hindi naiintindihan ng iba, hindi lang times 2 o times 3 ang iaangat yan sa sweldo mo if magawa mo siya ng maayos based sa skill mo and sa kaya mo. So, hindi lang yan 2 times and 3 times. So, paano kung na times 10 mo yung ano, na times 10 mo yung sweldo mo dun sa work. So, imbis na, ay, so may pambayad ka na ng SSS, may pambayad ka ng PhilHealth, may pambayad ka ng pinakamataas pang piliin mong contribution. Oh, may pambayad ka pa ng ano, ng mga insurance companies, yung mga financial institution doon, may pambayad ka pa noon. So, mas maganda yung ano, may pang-vacay ka pa, char. Yes, so mas maganda yung dadating sa'yo na ano, so yun nga, ito, tingnan mo. Yeah. Nasa live niyo. Pero, minsan, ano lang natin, disclaimer lang natin na hindi natin sinisiraan yung mga gustong maging empleyado. Walang masama doon. Ah, oo naman. Ano yun eh? Kanya-kanyang training naman kasi yan. Yes. Ang sinasabi natin namin is kung interesado kang maging freelancer or nasa freelancing ka na, pero employee pa rin yung mindset mo, baka yun yung nagsastop sa'yo to go further in your career. Mm-hmm. Wala kaming sinasabi naman sa mga maging empleyado, ha? Wala. Naman, para dun sa mga parang feeling kulang. Yung parang kung nakukulangan ka, kasi meron, like yung sinabi ko kanina, kontento na siya, diba? So happy siya. Pero kung ikaw, okay na yun. Parang kung ikaw nakukulangan ka and sa tingin mo may gusto ka pang ibang marating, ayun. So baka ito yung purpose natin nito is i-differentiate sila tapos tingnan natin kung ano yung bagay sa inyo, sa lifestyle nyo. Mm-hmm. Ayun. So, both pwede maging bagay. Depende sa inyo. Kasi, pag empleyado ka na na freelancer ka na, okay ka na sa isang kliyente, okay ka na na nakakasweldo, okay ka na ng ganito, and walang masama doon. Pero kung ang long term, palakihin yung negosyo mo, palakihin yung brand mo, at kumita ng 2 times, 3 times, 4 times, 10 times, entrepreneur mindset. Charot. Oo. Pero yung ano kasi, yung alam mo yun, yung nag-stay sa... investor in that. Oo. So kung nag-stay ka sa employee mindset, tapos nagre-reklamo ka, or nang aaway ka ng ibang freelancer, so siguro correct, baka it's time to question kung tama na ba mag-change ng ano. Oo, kasi lalo na yung mga inaasa sa ibang freelancers yung rate nila, yung sinisiti yung ibang freelancers sa rate nila. Ano yun eh, employee mindset yun eh. Kasi nakita ka sa nalay sa ibang tao, yung kita mo. Eh, di ba nangyayari lang ng pipina? Magkano ba yung kapag ano din? Kapag nagkukumparahan ng sweldo. So, walang standard na sweldo or rates ang mga freelancers. You make your own pay. Dito pumapasok yung pagiging negosyante mo. Poposition ka, magmamarket ka, iisipin mo kung paano mo palalawakin yung negosyo mo, iisipin mo yung rate mo. So, hindi lang siya yung tipong papasok ka, start ng shift mo, lalago ka, end ng shift, tapos aantay ka lang kung nangyari. Tapos mag-itay ka ng 6 months, mag-ingi ka ng increase, wala namang mangyari, wala ka namang improvement, di ba? Advice din natin dun sa mga ano, yung iba kasi, ang akala nila sa freelancing is, yun lang yun, yung parang hourly lang, tapos ang chance lang nila maka... Oo, or akala nung iba, ang chance mo lang na magkaroon ng mas malaking kita is kapag mas marami kang hours. So, dun pumapasok yung mag-80 hours, 100 hours. So, hindi na siya healthy. So, kung hindi na siya masaya. So, hindi na nga healthy. Or, one way or another kasi, mayroong aspect of your life na magsasuffer. So, pwedeng health, pwedeng family, pwedeng family time.
Oo, di ba? Yun. So, one way or another, pwedeng meron mag-suffer. Oo. Ayun. So, para doon sa mga akala na yun lang yung bagsak ng freelancing, hindi po. So, kailangan natin mag-step up kung gusto mong kasi ano, doon din po mapasok, ito lang. Kung kunwari, 40 hours ka, kulang. Imbis na mag-step up sila ng skill up, ang gagawin nila, add another 40 hours. So, syempre, doon papasok yung, nakakapagod na to, ang daming oras sa work, ano, wala na akong oras sa iba. Doon papasok yung daya. Doon ka magsisimula mag-daya na magdadalawang laptop ka, or yung isa, ilalabas mo ng Upwork para pwedeng mag-timer sa Upwork yung isa naka-timer sa iba. Tapos, ang mangyayari nun, hindi ka concentrated or hindi ka naka-focus doon sa kung sinong client yung tinatrabaho mo nung oras na yon. So, doon magsisimula mawala yung quality ng trabaho mo sa dami ng hours na kinukuha mo. So, kung 40 hours... Oh, sige. Sorry. Hindi, share ko lang. Kasi ng 40 hours nun, kasi sa taas sa ating tatlo, alam natin yan. At isa sa pinakamalaking decision or factor kung bakit tayo nag-freelance is the freedom. Iba kasi yung freedom mo talaga ng freelancing. You work at our own pace, you work at our own time, you work anywhere. Pero with yung benefit of freedom comes the responsibility of growing your business. Kasi kung sumasa ka lang dahil ayaw mong pumapasok sa trabaho at yun na ang kaligayahan mo, okay, walang problema. Welcome to freelancing. Pero do not make the mistake of blaming other people for your misfortunes o kung bakit yung ito umaangat. Kasi masakit yung freelancing, you balik to the effort that you put out. So kung ayaw mo mag-put out yung effort, okay lang. Okay, yan na yun. Diba? True. Kasi yung rate mo, proportion sa inilalabas ng effort. Yung rate mo, yung kahirapan mo humanap ng clients, hindi 'yun kasalanan ng kapitbahay mo at hindi 'yun kasalanan ng kaibigan mong freelancer. Hindi ko rin kasalanan 'yun. So, wag mo rin ako sisihin. Ako. So, hindi rin kasalanan ni Nisa at Jeff yon. Huwag niyo kami awayin dahil hindi namin kasalanan yun. So, eto na lang. So, kunwari, ganito. Kung 40 hours ka, kasi yun yung pinaka-standard ng office naman eh, di ba? 40 hours. 40 hours per week. Sorry. Ang nabawas lang pala doon is wala kang time mag-commute. Wala kang commuting time, tapos yung work, yung food mo dito. So, yun lang yun. Kung hindi ka kontento doon sa hourly mo na 40, try mo mag-increase ng rate. Or mag-scale up. Kung hindi, at yung akala mo, yung way lang is magdagdag ng 40 hours pa, hindi. Doon ako siguro mag-a-advise. Doon ko i-discourage yung isang tao na hindi yun yung way na magkaroon ng 80 hours. Ang way doon is to scale up para you can have you can have more income in lesser hours. Kasi nga, kaya ka nga nag-freelancing para may oras ka sa bahay. Hindi ka naman nag-freelancing para ibusin mo rin yung oras mo nasa computer ka eh. So, freelancer ka nga, hindi ka naman nakikita ng pamilya mo. So, nasa bahay ka nga, diba? Hindi ka naman nila nakikita. Hindi ka naman nila nakakausap dahil nga bumalik ka na sa office. 80 hours ka. Dahil 80 hours ka sa tapos yung rate mo is parehong minimum doon. So, maybe it's time na isipin natin, paano kung taasan ko na lang yung rate nito? So, paano mo tataasan ng isang rate? So, syempre, mag-skill up ka. Magdagdag ka ng skills mo. Or para siyang funnel Para siyang funnel na mas malaki paano yung butas ulit? Funnel. Huwag kang Spell funnel, bakla. Bakit? Spell funnel. Huwag na. Sige, spell funnel. Parang embudo. Ayun. So, mas malaki yung butas ng funnel. Mas marami siyang masasala. Mas mababa yung price. Parang ganon. So, parang mas konti kayo sa field, mas mahal yung price na paulit-ulit namin sinasabi. So, kung gusto mong taasan yung rate mo para less hours yung work mo, scale up and make sure na as you go up,
yung pipiliin mong field is or niche is pa-rear ng pa-rear. Pa-rear ng from pa-rear, something oh. general, like general virtual assistant, papunta sa something na rear, pero relevant. Ayun. Oh. Hindi naman porque sinabing rear, eh. Ay, may ka-comment. Sorry. O, sige na, go na. Ah, sige na. Alam mo, normal lang ako. Kaya nagsasatawa na tayo eh. Hindi. Nakita ko lang itong comment ni JD. Sabi niya, it's a good thing freelancing. The good thing with freelancing is you can start as an employee. Tapos sa dulo niya, sabi niya, talagang madali lang. Salamat, JB, sa comment. No? Pero I will tend to disagree on the last part. Wag natin sabihin na madali lang mag-freelance kasi hindi. Kasi doon nang gagaling yung mindset ng ibang tao na mag-freelance ka, madali lang siya, papasok ka ng gano'n. So, ako, ang suggestion ko, natin sabihin madali kasi alam naman natin na hindi madali. Kasi pag sinasabi natin madali, nakakapagbigay tayo ng maling notion sa ibang tao na o pumasok lang kasi gano'n kadali ng kakain. Which is in truth, hindi. Tapos papasok ko. Bago madali, bago maging madali, bago siya maging madali, mahabang proseso. Bago maging mm-hmm. Like, pero I mean, kahit nandun doon ka na, mukhang madali lang, pero hindi eh. Oo. Pero kahit nandun ka na, for me, parang business talaga. Eh. Oo. Every day talaga is a challenge. Every day may effort ka. So, hindi... Konting maging negligent ka lang, pwedeng bumagsak siya, mag-step down siya ng malaking percentage. So, nasasabi mong madali kasi... gamay mo na yung process na susundan mo or alam mo yun, na doon, ano yung dapat mong process. I-watch out. Or pero still, mahirap pa rin siya. Lalo na pag titingnan ng ibang person, ng ibang tao or ibang set ng eyes yung titingin. Sa'yo, madali kasi yun yung araw-araw mo nang ginagawa. Like ako, pwede ko sabihin, madali na lang transaction coordinator. Pero totoo, hindi siya madali. Kasi araw-araw ko siyang ginagawa. Oo, it's a matter kapag sinabi ko madali yung writing ka, sabunutan ako ng mga training ko ngayon. Oo. Tsaka it's a matter lang of setting expectations. Na, lang ng let's not, parang let's not parang say na madali. Kasi katotoo lang, hindi. Kasi, hindi siya madali. I'm sure kahit si Rhea, for example si Rhea, sunod-sunod ang kliyente, hindi ganun buong taon. Wish ko lang ganun buong taon. May season siya na wala. Hindi ako gano'n nagsimula. Ay, parang may season na wala. Dumaan ako sa stage na naka siguro mga 50 to 80 proposals ako nang nasubmit. Sa kung saan-saan platform. Kung lahat ng ginagawa mo is papunta doon sa ikabubuti nung brand mo, yun yung tinatanim natin. Kasi kung nakaka-80 proposals ka nga, tapos hindi naman siya connected. So, wala rin, di ba? So, wala kang ikakagrow. Ayun. So, funnel nga. Pagbigyan natin yung funnel na ni Madam. Oo. Tapos, sigura. Tandaan lang natin na tandaan lang natin na when we talk of freelancing, yun lang. Yung success natin is proportionate to effort na nilalabas natin. So, walang madali. Gamay, oo. Pero walang madali. Okay, balik na sa imbudo mo. Sige na. yun na nga yun. So parang, yun. Tapos yun, na like yun. Yung, kung sino yung nanood ng DMM past episodes, si Jeff, pumasok siya sa freelancing ng mataas na dahil onti lang yung, meron na siya, may niche na siya agad. Oo. Mm-mm. So, pagpasok niya, hindi na siya nag-start sa minimum dahil meron na siyang sariling expertise na doon siya nagko-concentrate. Tapos, onti lang yung ganong tao. So, ang sinasabi lang namin, kung hindi enough yung 40 hours na trabaho nyo na minimum rate, ang pinaka next step nyo is mag-skill up, mag-taasan nyo yung rate nyo. Pwede siguro kayo magdagdag, pero parang project-based or basta wag full-time ulit. Kasi sino ba naman yung tao na dalawang full-time, di ba? Mauubos na yung gusto mo trabaho ng 16 hours a day. Although, napunta ako sa ganung stage, not because nakukulangan ako sa income. Although, part yun, pero
gusto kong mag-aral ng mas mabilis na way. Parang minadali ko yung learning process. Kaya, umabot ako sa point ng 18 hours, or ng 16 hours. Ang aking, ano, si Phoenix ba yan? Siya. Nanakawin ko yon. Ayun. So, babalik na ako sa sinasabi ko. Ayun. Umabot din ako sa ganung point, pero not because gusto kong kumamal ng malaking salapi. Ang pangit ng term, kumamal talaga. Binabilis ko lang yung learning process. Yon. Pero after nun, nandun na ako sa I can choose kung ilang oras ko gusto magtrabaho sa client. And I can, parang, pwede ko nang diktahan kung hanggang anong oras lang ako magtatrabaho sa'yo. Ito lang yon. And that's it. Tapos doon kasi, kung magkano rate ko, ganyan. Kasama kasi sa positioning, yung parang boundary mo sa sarili mo. Yung parang, paano ba yung ibang term ng boundary? Parang limitation. Limit mo. Yung limit. Oo. So, limit mo ito, hindi na ako kukuha after nito. Or hindi na kukuha ng lower nito. Tapos, or kapag nag-offer ka ng kontrata or nag-usap kayo ni client, hindi mo tatanggapin pag ganito, ine-negotiate mo pa. Ayun. So, dagdag rin natin. Magkakaroon ka na ng sariling set of standards as you grow up. Oo, yun nga. Tsaka sa mistakes mo nga kanina. So, do not be afraid to make mistakes. Kasi, yung mga mistakes nyo, yun yung magtuturo sa inyo eh. So, nakapagtanggap ka ng maliit tapos hindi mo ma-reach yung budget mo. So, syempre next time, hindi ka natatanggap ng maliit. Kailangan mo na mag-rate, mag-skill up. Pero syempre, kung mag-skill up ka at magdadagdag ka ng rate, dapat pangatawanan mo rin na hindi na mas mataas ka talaga at mas marami kang alam gawin kesa dun sa mga nagsistart as general na ano. Parang, aralin mo muna, ito yung ganito lang yung rate ko sa trabaho na to. Bakit ganito lang? Kasi ganito lang yung ginagawa ko. So what do you think you can add more para sa next na project mo is mas mataas na yung rate mo? Ano yung kailangan mong i-improve, kailangan mong idagdag, or ano yung kailangan mong baguhin? Hindi porke tumanggap ka ngayon ng halimbawa $3 per hour, ay kailangan next project ko $4 na kasi may experience na ako. Ang tanong, pero yun pa rin yung gawa. Pero yun pa rin yung gagawin mo. Parang nagdagdag ka lang ng tenure pero wala kang dinagdag na value. Wala kang dinagdag na skill. Oo. So ito rin yung sinasabi ko dun sa mga yung mga nagsasabi na make yourself look like an expert pero empty ka pala. So sige, nag-start ka $20 per hour dahil yun yung sinabi nung coach mo, yung mentor mo. Pero after that, pag nalaman ng client mo na wala ka naman palang alam, like parang doon lang din sa general yung alam mo, malalaman at malalaman niya yun eh. So, pwedeng mawala sa'yo agad yung work mo. And pag nawala sa'yo yung work mo na yun, start ka from scratch. Start ka na naman sa ilalim. Ayun. Ayun. Totoo naman yun. So, paano natin sa'yo? Ano ba yun? So, yun. Ang tanong naman natin ngayon is, so, okay, employee mindset ako. Paano ako ngayon magka-transition as an entrepreneur? How do I make paano? Transition? Ano ulit yung tanong? Sorry na. Nakalibutan ko yung sarili ano, ko. Oo, bakit hindi ka maganda? Yun yung tanong. Tsaka, bakit ma GT Music ko mo yun yung tanong? Charot. Yeah. So yung sa ako ng nawala, nawalang hiya na naman ako. So, from an employee mindset. Lang, you know. From an employee mindset, paano tayo makakapag-transition to an entrepreneurial mindset? Ano yung mga steps na kailangan natin i-take para mag-transition yun? Kasi nga, sabi no? Na nila, kung ikaw yung tipong gusto mo ng security, okay ka na sa yung may pattern, may routine, yung trabaho mo, hindi ka nagkukusa, you wait for people to ask, or for your boss or your client to ask you to do something, or pag may mga bagay na kinakabahan ka kasi akala mo boss mo. So sa akin, sa inyo na employee mindset, nasa employee mindset ka pa. Mm-mm. So yun, paano tayo magka-transition kaya to, you know, yun nga, yung entrepreneurial mindset?
So siguro unang-una kalimutan mo na 'yung pagtatrabahuan mo e boss mo. Yes, partners. But instead, think of your clients as your business partners that you have equal footing. Para hindi ka magpapaalila sa kanya na parang employee dahil siya yung parang senior mo, siya yung ganyan. Hindi naman sinabi maging bastos ka at ano, pataasan ka ng keme sa client mo. Huwag mo masyadong ibaba pero, yung sarili mo. Oo, huwag mong masyadong, lalo na sa atin sa Pilipinas, napaka anong culture nung pag-boss mo. Sir, Very subservient culture. Oo, very masyado tayong submissive. Oo. So, yun yung unang-unang kakalimutan mo. Sorry na. Iba yung nasa isip ko. Gagawin na yun. Bawal ang bastos. May minor, Char. Anyways. Sigong minor. Hi, boss. Ayun. So, unang-una, ayun na nga, kakalimutan mo na boss mo siya. Think of your client as your business partners. Na parang barter yung ano nyo eh. You win-win. Will be giving something and may ibibigay din siya sa yung value na kapalit. Give and take. Oo. So parang so hindi ka alila. Nag-exchange kayo ng goods, mm-mm, services, and money. Ayun. Pangalawa, yes, may listahan, prepared. Hindi, wala akong, yung una, bigla ko lang naisip yun. Yes! Yes! Salino! Wow! Ang smart! Nagsalamin lang, yes. Malino na. Sabi ko sa'yo, magsasalamin ako, nakakatalino to eh. Diba? Pangalawa, parang, don't be afraid to start from scratch. Halimbawa, galing kayo as an employee na naging TL na kayo, OM, manager, whatever, huwag kayong matakot na mag-start sa pinakababa as a freelancer. Kasi kahit pa OM, TL, whatever kayo sa dati niyong kumpanya, hindi niyo masasabing lahat yon magagamit niyo pagdating sa freelancing unless na very, very same or exact the same field ang papasukin mo sa freelancing. Just like what happened to Jeff. That's one of, so siguro kung meron magandang kang example. Uh-oh. Kasi, madam, outside, trainer siya, ganyan. Tapos, as a freelancer, instructional design, kemedo siya. So, yung transition niya is very maliit lang. Very, so, ang adjustment na lang is sa parang work environment lang yung naging adjustment niya mostly. So, siguro kung, madam, kung ganun, kung matagal na sila tapos mataas na yung posisyon nila, huwag silang matakot mag-start sa ilalim. Huwag niyong dalin sa utak nyo yung tenure nyo, yung years nyo magtrabaho doon. Ang dalin nyo, yung skills na natutunan nyo. Kasi wala yun. Wala yun. Skills wala. Or leadership. Kung ano yung natutunan mo doon. Yung mga lessons nyo sa dati nyong trabaho. Mm-mm. Mga lessons, mga skills na na-acquire nyo, bit-bitin nyo, pero yung ugali, yung mindset, yung culture sa office na mga hindi magaganda, huwag nyo nang isama. At saka kung ano man yung mga badges na nakakabit sa inyo at mga plaking naka-display sa mesa nyo sa opisina, din natin it doesn't yung matter. Idagdag din natin yung mga, yung dati nating sinabi na huwag nyong i-badmouth yung dating company nyo. Kahit gaano pa paano. Napaulit-ulit nating sinasabi. Dahil nakatulong yan kahit pa paano. Dahil kahit pa paano, nakasweldo ka dyan kahit isang linggo. Pwede pagpansalamat mo na lang yun. Hindi ka zero nung oras na yun. Oo. Tsaka so, walang, kahit walang kapraso, walang may nakuha sobrang kang skill dyan or lesson. Yun yung hanapin mo. Huwag yung inis. Huwag yung galit yung pairali nyo. Yun yung hanapin nyo. Ano ba yung natutunan ko? Ano ba yung hindi ko na gagawin dahil napagdaanan ko na to? Parang ganun. True. Ayun. Ano pa ba? Ayun, don't be scared to take risk. Kasi taking risk, you will learn. Tapos, by taking risk, malalaman mo kung hanggang saan yung capacity mo and kung kaya mo pang mag-move forward pa. So, just take risk. Make sure lang na sa every risk na tinatake mo, pupulutin mo yung lesson and may matututunan ka.
Tsaka, madam, sisingit ako. Oh, sige, go. Kapag maayos yung ano. Huwag may papaalam sumingit. Di ba walang ganun-ganun? Oo, hindi na ako sasapaw. So, kapag maayos ka nag-start sa ano. So, kung maayos ka nag-start sa simula at tsaka yung pag-akyat mo gradual and maayos, kapag nag-take risk ka, pag bumagsak ka, lower lang, isang step lower lang yung bagsak mo. Hindi bagsak. Hindi ka babalanda pa baba. Hindi ka sasansad. Yes. So, yun yung sinasabi namin. Parang step back lang ng very slight foundation. Oo. So, kailangan yung foundation mo buong-buo sa ilalim. Hindi pwede yung empty ka, tas magmamataas ka na, ito yung rate ko kasi I know my value. Mukha ano nga ba yung value? Wala. Diba? Value niya yung rate. I am $20 worth. Pero hindi pa rin niya alam gawin yung hindi man lang marunong mag-share sa Google Doc. Marina. Hindi, I mean, yung rate mo is just a numerical showing of your value. Pero when you say, what is your value? Pag nagtabukuhan, yung numerical representation na yun, mawawala sa'yo. Kaya importante wala talaga rin, yung steady goal. Sa whole pa rin kasi talaga. Yun, calculated risk, yung sinasabi ni Rhea, you take it. Pero when you're a business owner, you don't just take it. You take calculated risk. Lalo na kapag yung parang before mo yung i-take yung risk. Unti-unti. Correct. Pag-iisipan mo, kalkulado true. Mo. Before mo i-take yung risk. Kung parang naman, anong mawawala sa'yo. Alam na, mo na sa utak mo kung kunwari, ano magiging 95% yung angat mo. Pero kung may meron ka pa ring 5% pero alam mo kung saan ka babagsak at saan ka magpa-plan B. Yun at na yung feeling. Ngayon, may plan B ka. Plan B ka, may plan C ka. Since pinag-isipan mo, meron kang mga naka-ready na ano, parang sasalo if ever plan A fails or plan B fails, ganyan. And if ever basta your kung plan succeeded, alam mo kung ano yung next step na nakapupuntahan mo. Next step mo. Mm-mm. So, and ayun, then, kung calculated ka, you will not be caught having nothing. Parang ganun. So, wala kang, hindi ka mazizero. Kasi calculated mo yung ano. Ayun. Tapos, another way. Ayun, hindi pa siya tapos. Eh, hindi. Sabi nyo kasi, di ba, na parang, ano ba yung mga ways to transition from an employee mindset? Well, yun nga. Sige na po. Bakit? Panapaproud lang ako sa'yo. Kasi, hindi pa tapos yung listahan. Masaya lang kami. Ako wala na ako ah. Ako wala na. Sumisingit lang ako sa'yo. Kasi iniisip ko lang kung ano yung mga ano, yung mga pinaggagawa ko in the past. Nakakatuwa lang i-recall. Mm-hmm. Tapos yun, parang, kasi, nakakatuwa lang. Ah, seryoso ako. Aari mo na naman ako eh. Ah, sige, habang nag-iisip si Rhea, na minsan na naman. Sige na, may i-checker tayo. No, o yan, 13 minutes na lang daw sabi ni Bong. Ayun na nga, parang, kasi, if you notice, napakabilis ng changes. This past few years, technology, everything, napakabilis ng changes. Make sure na mag-keep up ka sa changes na yun. Kasi as an employee, hindi mo kailangan mag-keep up lagi eh. As long as stable ka na, regular ka na sa trabaho mo, at wala kang ginawang mali sa opisina, kahit wala kang ginagawa, as long as wala kang ginawang mali, hindi ka masasante. So, pwede ka nang magpaka-stable dyan at kahit huwag ka nang mag-improve ng skills. For us, as an entrepreneur, as a freelancer, you need to constantly improve or else mapag-iiwan ka at matatabunan ka ng mga bagong freelancers na mas masipag mag-aral sa'yo. Yun. Tapos, ang gagawin mo, magagalit ka pagka umangat sila sa'yo. True. Dahil natabunan kami na, sila pinapagpilihin mo. Ayun. Okay, ako naman. Si Rhea, agree ako din sa sinabi ni Rhea una, hindi, wala kang boss. Ang boss mo lang ay sarili mo. So, importante yun. Hindi mo boss yung kliyente mo. Huwag mong santuhin. You can bargain. You can feed your day. Uh-oh. And kung talagang hindi kayo mag-work, you can part ways. Amicably. Hindi siya ikasisira ng karir mo. Pangalawa, to transition to the entrepreneurial mindset, you have to start to be observant. Kailangan maging very, very observant ka sa paligid mo, sa ibang freelancer, sa industry ang ginagalaw mo. Hindi ibig sabihin ng observant, kasi pa at mag-project ka sa lahat ng page, ilagay mo yung picture mo, gano'n, habang lumalangoy, o itong number, gano'n. When you say observant,
you see what's happening around you, alam mo kung anong nangyayari, and you keep yourself updated kung anong nangyayari sa paligid mo, sa industriya, sa amo, sa mga friends. So, yun, you start to be observant. Pangatlo sa akin, to transition to the entrepreneurial mindset, importante na you start becoming organized. I think it's really the key. Kapag ka nag-dancing ka tapos hindi ka organisadong tao, may hihirapan ka. Kaya kung sinanisa ko sa akin na rin, daming footboard, daming planning, daming pagkakabit. Dami nakadikit sa pader ng mga papel-papel. You will learn to be organized. You have to start being organized. Kailangan maging organisado ka. Kailangan maging kalkulado ka. Yung mga susunod mong hakbang, kailangan planado. Then lastly, if you have to become a practical dreamer. What do I mean by a practical dreamer? Yung nangangarap ka, you set your goals, kung saan man yan, gano'n man yan kataas, but habang nag-dream ka, you're practical with your dream. Alam mo kung paano siya ma-achieve, ginagawa mo yung ma-achieve mo. Muunti-unti mo siya ma-achieve, pero hindi ka nalulunod sa pangarap. Yun yung sinasabi natin sa karya, yung nalulunod sa isang bagay. Karihan niya ng mga coaches natin. Yung success. Hindi lang kamote coaches. Yes, may friend kayong ganyan. Nalunod sa isang baso. Hindi kami friend. Nalunod sa isang, hindi lang ba, nalunod sa isang shot glass. True. Ganong kalinggit na baso. Ganong kalinggit na baso, nalunod sa isang. Kaya ko patak lang eh. Oo. Parang, yun nga, be a practical dreamer. Set a goal, aim for your goal, but be practical about it. Be realistic about it. Huwag malunod sa isang basong tubig. Remember, as freelancers, we are only as good as our last gig. Kasing galing lang tayo ng ating huling trabaho. Pag natapos yung last na contract natin, last na project natin, balik zero tayo. Ganun lang yun. So, yun. We have to be practical dreamers. Ayun, so, ikaw, Madam Nizza. Yun. So, dagdag ko lang din. So, dun sa mga, ano kasi ko eh, mas nakakasalamuha ko newbies dahil sa group. So, idagdag ko dun sa mga natatakot mag-start. Kasi natatakot kayo na baka mag-fail sa isang client. Pero ang gusto ko lang sabihin, yung isang client na yun, hindi sila ang magde-determine ng success or ng ano mo sa freelancing. So, even if sabihin natin na nag-fail ka nga, parang na wala agad yung client mo, nag-fail ka. So, hindi ibig sabihin nun na hindi ka good freelancer. Ibig sabihin lang nun, baka hindi pa swak yung skill mo dun sa kailangan ni client. So, hindi din ibig sabihin na pangit na client siya. So, yun lang. So, after nun, step one ka na, di ba? So, after nun, hanap ka ulit ng trabaho. So, kung hindi pa swak, step two. Instead of nandito ka lang step zero, na hindi ka nag-e-effort, so, ang mangyayari nun, zero ka forever. At least ito, meron na siyang step two, step three, step four, kahit hindi pa siya nakakahanap ng talagang stable for her or talagang okay na trabaho for her, may lessons siya na pwede niyang anuhin. Like, kunwari, itong client na to, tinanggal ako kasi hindi ako marunong nito. So, ang gagawin ko, pag-aaralan ko yun. Diba? Oo, pag-aaralan ko yun. Para next client, alam ko na. Kesa kung nandito ka sa zero, hindi mo alam kung ano yung pag-aaralan mo eh. So, at least ito, alam niya yung mga nare-reach niyang client. Alam niyang pag-aralan. So, pag-aralan mo yung clients mo, ano yung kailangan, ano yung hindi nag-work. Yun yung i-equip mo sa sarili mo. Tapos yun yung ipang level up mo sa sarili mo. Mm-hmm. So, wag mas play sa zero ng takot. Wag magpakain sa takot. Kasi forever ng takot. Walang step one. Takot lang. So, So, natatakot ka mag-fail. Natatakot din mag-fail. Pero nag-step one, nag-fail. Pero nandun na siya sa step one, ikaw nandito pa rin. Kahit takot kayo pareho, nag-fail. Siya nag-fail. Pero natuto siya ng lesson.
eh, nakapag-step up, step up, step up siya. And yung first client niya na nag-fail siya, hindi yun ang nag-define. Kahit na magbigay ng bad feedback yan, magtrabaho ka lang ng maayos, ano mo yun eh, mabubuhay mo yun eh. So, wag magpa-paralyze sa fear. Kasi yun nga, sabi ko, fear is a liar. Sabi lang, parang nagsisingan siya, sasabihin niya sa'yo, hindi mo kaya. Pero yung totoo, kaya mo. Konting push lang. Push mo lang yung sarili mo mag-start. Kasi yung step one lang talaga yan. Ayun. Hindi ko siya yung connected yung sinabi ko, di ba? Isang bathroom tubig. Yan yung opposite. So, in the same manner, na huwag ka magpapigil sa takot mo, huwag ka naman masyadong lumilig sa sarili mo kapag pagdang stressful mo na. Just because of one project. Okay. In as much as one project will not define your failure, one project will also not define your success. Hindi ka expert kasi nakakuha ka ng isang magaling, malaking project. So ito, siguro, so kailangan lang, tanggalin niyo yung fear niyo, magkaroon ng first project. Yung first project mo, fail man siya or success, i-define niya kung saan ka talaga papuntang path. Siya yung magde-define sa'yo. Oo, yun ang magde-define. Kahit fail, kahit hindi. So, ano man yan, natuto ka. Yun yung importante. Unti-unti. Siyempre, jackpot ka kung yun na agad, di ba? Oo. Mas parang unti-unti, as you move forward, you fail, you succeed, you fail, you succeed. Unti-unti yon mas magiging malinaw sa'yo kung ano yung gusto mong maging field of expertise or specialization in the future. Tsaka, ano, hindi hamak na mas okay yun. So, ito sa for me, walang foolproof na freelancer. Yung term na foolproof or failproof, wale yun. Walang ganun. Sa freelancing, even the experts fail. I'm sure, si Nizza, nag-fail pa rin yan ngayon. Kahit yung, si Mien, nag-fail pa rin yan ngayon. May rejection pa rin yan. Like yung mga nalulungkot sa rejection. Ako sabi ko, pero natutuwa ako pag nare-reject ako. Nare-reject pa rin ako. Kasi yung imbis na nakaabang ka kung pumasa ka ba o hindi, at least nireject ka na niya out up front. Alam mo na na hindi ka na kailangan umasa doon. So, mas gusto ko pang nare-reject ako. Tsaka hindi ka kampante. Alam mo na, ay, may kailangan pa akong matutunan. Alam mo, hindi pa rin lahat kaya mong abutin eto, na ano. At saka, kapag na-reject ka at nagdamdam ka, nandun ka pa rin sa employee mindset. Yun yun. Na kapag masukit pa sa'yo. Oo. Na feeling mo kapag na parang na-criticize ka ng very slight is matatanggal lang ka na ng trabaho at wala ka ng kapangkabuhayan showcase. Nandun ka pa rin sa employee mindset. Ayun, nakita ko, diba, madam? Alin? Singit natin yung ano. Ano yun naman? Yung nag-apply siya tapos hindi siya pumasa. Naalala mo yun? Nag-apply si ate tapos hindi siya pumasa. Sinabi nung client sa kanya na hindi siya pasado. Inaway niya. Ay, tapos pinost niya ito sa mga group. Kaya may sinend ko na naman sa chat. Ako na naman bang stress nito? Oo. Na rude daw si client? Oo, rude daw si client. Pero ang totoo, rude din siya. Mas rude so, siya, yun yung totoo. Ganito, kapag sinabi ng client na hindi ka pasado, parang inaway niya pa, pinaglaban niya pa. Oo. Parang yung tinatanggal mo na rin. Oo. Natatawa kasi, pag tinanggal ka sa isang, kunwari, sa isang work, tinanggal ka, huwag mo nang awayin na ito-turn mo na parang, ikaw yung mali, ikaw yung may diferensya, ikaw yung sarado yung utak mo. Diba? Huwag mo nang ganunin, dahil kahit balik-balik ka rin mo, ikaw yung tinatanggal, hindi ikaw yung, diba? Nakakatawa. Oo. Kahit na anong sabihin mo sa kanya. Huwag laging i-justify yung nangyayari sa'yo, na parang lagi mong isinisisa sa iba. So, the moment na nagdamdam ka na hindi mo nakuha yung project, na-reject ka, or na-terminate ka, eh, ipinagdamdam mo ng husto at ipinang-away mo na ng iba. At inaway mo yung nasa employee mindset ka pa rin. Tandaan mo yan. Yun lang. Sabi nga nung... True. Sabi nga nung nabasa ko... Maraming opportunity dyan. Maraming para sa'yo. Huwag mo ipilit yung... sarili mo sa... Ay, may saying ko. Ay, go! Narinig ko yung opportunity. May saying ka na naman. 1 minute, sige. Oh, ito. Oh.
Entrepreneurs say no to opportunities. Employees embrace them. Ano daw ulit? Explain ko ba? Entrepreneurs say no. Ito na. Entrepreneurs say no to opportunities. Employees embrace them. Bakit? Kasi kine-create ng entrepreneur. Hindi kasi, kung entrepreneur ka... Ay, sorry na, sinira ko ba yung punchline mo? hindi naman. hindi kasi kung entrepreneur ka, hindi lahat yayesan mo. Alam mo kung paano mamili ng... Ikaw ang nag-create sa... Yes. Ikaw ang nag-create ng opportunity para sa sarili mo. Hindi ka naghihintay. Unlike sa employee na lahat ng darating sa yung opportunity, hanggat kaya mo, go, embrace ka lang without carefully choosing. Pero ano, di ba pareho naman tayo nung nagsistart tayo, yes ka lang ng yes. Tapos for me, nung nag-start ako mag-no, sabi ko, naku, ito, meron na akong future sa freelancing. Meron yes, na iba yung feeling. Dahil, marunong na ako mag-no. Oo, so yun yung pinaka-ano ko na parang saya-saya ka na sa sarili ko. Yes, nakaka-decline ka na, diba? Parang lahat, lahat kinukuha ko, lahat yes, lahat ganyan. Parang natatakot kang mag-no kasi feeling mo magiging kasiraan mo. Diba? Parang pero ngayon alam mo na dahil, kahit na hindi pero mo gusto pero ngayon kaya mo nang mag-say ng no, ha? Yung ito ha, baka lang again, mamisquote tayo. As entrepreneurs, kasama din sa responsibilidad natin na pangalagaan yung brand natin at yung pangalan natin. Oh. So when you decline, you decline respectfully, you decline professionally, you decline professionally. Hindi ibig sabihin na dahil entrepreneur ka, eh, karapatan kang magtataray. Iba po ang entrepreneurial mindset sa kayabangan. True. Huwag mong pagsamahin. Huwag mong i-justify. Huwag mong ipagmalit. As entrepreneur, pinaka-importante pa rin ang customer service. Yes. Ay, ito nga. As an entrepreneur, yes, or as someone who has a business, syempre, every day, every decision mo, makaka-affect sa business mo eh. So, kunwari, kahit na maling-maling-maling-mali yung customer mo, cliente, hindi mo siya aawayin eh, yung client mo. So, hindi mo siya aawayin dahil it will say a lot about you, hindi dun sa customer. So, about you, tapos maaaring makasira. Yes! Sorry na. Oo nga. Ano na kasi na, inoklak na. English time na. Sorry na. English time na. Englisher na siya. Nalito ako kasi yung anak ko dumaan eh. Pero yan na lang inaantay ko mag-English ng matindi eh. Ay naku, wag na. Dadagdagan mo lang yung ipang-o-okray mo sa akin. Yeah. Ayun. Well, thank you RC for the comment, pero ganun talaga, it's hindi naman siya webinar na may format. This is just us telling our story. So we will overlap RC. Each other. It's just friendly banter. We do not plan to be hindi other po kami than friendly banter sa likod ng camera. That, yun yung brand at position natin. Yun po yung branding namin. Hindi kasi siya formal talaga na webinar. It's supposed to be yung title mismo, daldalang may matututunan, parang normal chikahan lang na parang informal talk show kinemen. Alam mo, so, Toastmaster siya ta si RC, if I remember. Yes, Toastmaster yung si RC from Manila Toastmasters. I know, I was there earlier. Ay, may utang pa siyang siomay sa akin. Hello? May utang na siomay. May utang siyang siomay sa akin. Naniningil ka na naman. Nagpapabayad ka na. Yes, siomay. na maraming chili. Walang bayaran ka na. Hindi nang pag-inlad. Siomay. O siya, kasi si Bong baka magwala na. Si Bong yung alarm clock natin. Oo nga, nagagalit na si Bong. Kinakalimbang niya na tayo. Oo, so thank you. So abangan niyo na lang sa page time. Yung next topic natin. Ipo-post ko sa page yung next topic dahil hindi natin may surprise na kami ngayon sa next week. Yes, next week. Okay. Excited na. Surprise, episode 12. May surprise. Umaasin na po tayo. Final word, guys. I-summarize mo lahat. Mahirap naman mag-abrupt ending. Ayun. Oo nga. Basta na lang. Basta layasan na lang. Tapos na. Yes, umabay lang. Ayun lang.
So, yun lang. Ang final namin is, hindi namin sinasabi na mali ang employee mindset and hindi namin sinasabi na tama ang entrepreneur mindset. So, ang gagawin mo lang is i-check mo sa sarili mo kung ano yung nararapat sa lifestyle mo and sa goals mo. Career tapos path. After that, yeah, sa career path na gusto mo. And then after that, kung na feel mo na hindi okay maging employee, that's the time na mag-aano ka, mag-transition ka sa entrepreneur mindset. So, yun. So, yun lang. Ayun. Ay, yung hindi ko na ulitin yung balikan nyo na lang yung ano, balikan nyo na lang yung top, yung mga tips na yun. Balikan nyo na lang yung mga tips na dahil, ano, nagagalit na si Bong. Oo. Inaano na kayo. Meron pa po kasi kami. Meron pa kaming teleserye na issue. Teleserye, yung back-to-back-to-back. May teleserye. Ayun, so, ano, yun. Uy, in fairness, marami na sila doon. I'm so proud. Ayun, so, Thank you and see you next week. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye.